Sa iba pang balita, pinaiimbestigahan ng Malacanang ang kumakalat na email ng panawagan di manong patalsikin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Binansagan itong Lenny Leaks ng ilang netizens. Mariin namang itinanggi ni Vice President Lenny Robredo na may kinalaman siya sa sinasabing plano. Giit ng Vice Presidente, panibagong paninira lang ito laban sa kanya. May report si Sandra Aguinaldo. Nais malaman ng Malacanang kung totoo o hindi ang kumakalat na tinaguriang Lenny Leaks o yung mga email messages na nagbunyag daw ng panawagang hingi ng pagbibitiw ni Pangulong Duterte ng mga taong kilalang supporter ni Vice President Lenny Robredo. At ang inatasang mag-imbestiga nito, mismong si National Security Advisor Hermogenes Esperon. It is important in the sense that we have to know some the veracity of some things as they affect, of course, our stability. Kung kaya nila, because look at this. Ano bang charges nila? What don't they want? Ano bang ayaw nila? Sa blog na Thinking Pinoy, inilabas ang umunang email ng Filipino-American billionaire philanthropist na si Lloyda Nicolas Lewis. Nakasaad na para matigil daw ang planong alisin sa pwesto si Robredo ay manawagan para sa pagre-resign ni Duterte. Tutal daw, nangako si Duterte na magbibito sa pwesto kapag hindi nalutas ang problema sa droga sa loob ng 6 na buwan. Nanawagan din ito na sumama sa Duterte Resign Movement. Itinanggi ni Robredo na may kinalaman siya sa palitan ng email. Ayon sa bise, panibagong paninira lamang daw ito. Ngayon may bago na naman pala, Lenny Leaks. Parang ang tanong mo na sa sarili mo, bukas kayo ano na? Ito bang paninira sa akin ngayon, mas mahirap pa siya than losing my husband? Hindi eh. I think losing my husband was still the more difficult one. And if I was able to survive that, I'd be able to survive everything. Bumisita sa Marinduque ngayong araw si Robredo para kumustahin ang mga nasalanta ng Bagyong Nina. Inamin niya na supporter niya si Lewis mula nang tumakbo siya sa pagkakongresista. Pero di raw totoo na nagkita sila sa Amerika at nagplano laban kay Duterte. Tulad ng sinasabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Tunate siya tumira eh. I don't know. When I was in New York. Secretary po siya ng DOJ. Sana po hindi po siya nagsasabi ng mga kasinungalingan. Sa isang statement, sinabi naman ni Lewis na hindi siya nagpaplano para patalsikin si Duterte. Ang Resign Duterte Movement ay base raw sa sariling pahayag ni Duterte na magre-resign siya kung talamak pa rin ang droga sa unang 6 na buwan niya sa pwesto. Sabi pa ni Lewis, ang pagtutol ay hindi katumbas ng pagpaplano at pagsasabwatan. Kailan pa raw naging krimen ang pagbabatikos? Ang pagkakaiba raw ng opinyon ay bahagi ng demokrasya. Hindi naman lahat ng conspiracies sa illegal. No? Kasi you could conspire to make a movement for the call for the resignation of the president. So hindi legal yun. But it is one thing to conspire to overthrow the duly constituted authorities. Payo naman sa administrasyon ng kapartido ni Robredo na si Senador Franklin Drilon, huwag basta-basta maniwala sa umunay balak na patalsikin ng Pangulo na lumalabas sa social media. Sandra Aguinaldo, GMA News.